Greetings mga amigs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon, meron na namang nagpadala ng kanilang mensahe. So regarding na naman ito sa panggagamot o sabihin na lang natin na may mga kaunting budol na panggagamot espiritual. Disclaimer, naniniwala ako sa espiritual na pamamaraan ng panggagamot at naniniwala din ako sa pagpapasampa. Ang binabatikos ko lang ay yung mga manluloko. Kung hindi ka naman isa doon sa mga manluloko, wala kang dapat ikabahala o ikagalit sa video na ito. So pangalan po niya ay Russell, nag-chat siya sa Facebook at saka nag-email din siya sa aking email address. So regarding ito sa pagpapasampa, so parang part 2 ito nung taong nagpagamot, pinasampaan, tapos tinorture, tapos hindi gumaling. Tapos yung nagpagaling sa kanya, yung taga Banahaw. So walang pasampa yon, pinainom lang siya ng healing water. So ito naman, ibang tao to, pero halos magkapareho nung sitwasyon or nung tema. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Kamusta, Migs? Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan. Napanood ko kasi ang video mo tungkol sa isang tao na ginamot ng isang albularyo tapos pinasampaan pero hindi gumaling. Kasi hindi naman talaga natatawag ang mangkukulam kundi mga kaluluwang ligaw lang. At meron akong halos magkaparehong karanasan na magpapatunay na hindi lahat ng nagpapasampa ay legit na kaluluwa ng makukulam ang kanilang natatawag. May kapitbahay kasi ako na abusado. Halos magkasing edad lang kami. Mga Gen Z nga pala kami, Mix J. Ang iingay po nila, Mix J, pag nagiinuman. Yung parang wala silang kapitbahay, tapos 10 oras pa ng gabi. At kung makapagpaandar naman ng motor, grabe ang ingay. Hanggang sa isang gabi na hindi ko na matimpi ang kanilang mga pinaggagawa at sa sobrang galit ko ay sinigawan ko ang mga ito. Hoy, magpatulog naman kayo! Alam nyo na, ugali ng Pinoy na ayaw magpatalo kahit sila pa ang may kasalanan, nagalit din yung lasing na kapitbahay namin. Hanggang sa nagkakonfrontahan na kami at nagpapalitan na ng mga masasamang salita. Ang nanay naman itong kapitbahay namin ay konsentidor. Nakisali din sa away kasi magkalapit lang talaga ang bahay namin. Hanggang sa galit ko, kahit hindi naman totoo, para matapos na ang usapan, sinabi ko sa kanila na marunong akong mangkulam, kukulamin ko kayong lahat, magkakasakit kayong lahat. Sa totoo lang, Migs, wala talaga akong alam sa pangungulam. Sinadya ko lang sabihin yon, baka kasi mabugbog ako, marami sila, tapos ako mag-isa lang nung araw na yon kasi nagtatrabaho yung mga magulang ko sa call center. Parang naniwala naman ang mga kumag na tahimik at umuwi na lang. Makalipas ang ilang linggo, nagkasakit nga yung anak niya, Mix J. Tapos, nag-imbita sila ng isang manggagamot. Nagparinig pa nga ang nanay, pasigaw-sigaw, "Humanda yung mangkukulam dito! Ipapapatay kita sa manggagamot na ito, paggigilitan kita." Ako naman, kakagising ko lang nung araw na yon, nung narinig ko yung pagsisisigaw at pagpaparinig ng nanay nung kapitbahay namin. Hanggang lumipas po ang ilang sandali, Mix J, ay nagsimula na ang kumbate ko no. Narinig ko na sumisigaw yung kapitbahay naming lalaki. Ito yung anak ng kapitbahay namin na sinigawan ko kasi abusado. Dalawang palapag po ang bahay namin, Migs. Kaya mula sa ikalawang palapag, sumilip ako sa kanilang bakuran. At nakita ko doon na nakaupo siya sa isang silya tapos iniipitan ng kung anong bagay ang kanyang paa. At sinabi ng manggagamot na nahuli na daw niya ang mangkukulam. Pagkatapos noon, ay may iniihip-ihip siya tapos sumisigaw sa sakit yung kapitbahay namin. Yung nanay naman niya ay panay silip
sa aming bakuran. Kumbaga, kinukumpirma nito ang aking kalagayan. Sumisigaw na naman yung nanay niya. Sabi niya, ayun, patay ka ngayon, huli ka na. Ayan, gagante kami sa'yo. Yun yung sabi ng nanay ng abusado. Ako naman, habang nasa ikalawang palapag, ay natatawa. Sabi ko, mga gunggong tong mga taong to. Ako talaga ang pinaghihinalaan nila na kumulam. Pero hindi naman totoo yun. Kung ako ang tatanungin, Migs, wala naman talagang kumulam sa taong yon. Napag-alaman ko sa mga barkada ko na panay pala ang pagdudroga nito. Hindi kumakain, droga lang ng droga. Kaya nagkaganon ang kanyang katawan. Ayon sa mga chismis lang naman mula sa mga barkada ko at sa mga marites naming kapitbahay. Kaya nung napanood ko ang last video mo, Migs, tungkol sa pagpapasampa, doon ako na-inspire na i-share din ang aking karanasan. Pagkatapos magpagamot noong anak, ay nagpagamot din yung nanay niya. Kaparehong proseso din, may iniipit sa paa. Sa katunayan, na video ko yung panggagamot ng lalaki. At sinulat ko pa nga sa papel yung orasyon na ginamit niya. Ito po yun, Migs. Umanhin, pero di po yun pwedeng ilagay or pakita sa public. Hindi ko na lang isi-send dito yung video kasi walang permiso yon ng tao. Baka kasi makasuhan ako. Sa lahat ng orasyon na sinabi niya, yun yung tumatak sa aking isipan kasi yun yung sinabi niya bago siya nagtawag ng kaluluwa para sumampa doon sa nanay ng abusado. Kasi nagpagamot din yung nanay niya dahil masama din daw ang pakiramdam. Feeling nila silang dalawa ang kinukulam, kuno. Nabalitaan ko na lang sa mga marites na kapitbahay namin na 10,000 pala ang binayad nila sa manggagamot para sa ganoong klaseng panggagamot. Natawa na lang ako kasi parang nakagante na rin ako sa kanila. Ikaw ba naman ang gumastos ng 10,000 tapos na-torture ka pa ng ganon? Kasi sigaw sila ng sigaw sa sakit daw. Kahit nga pagkatapos ng gamutan, narinig ko silang nag-uusapan na sobrang sakit daw ng kanilang naramdaman sa pag-ipit at sa pag-ihip ng orasyon. Pati na daw yung daliri ng manggagamot nung tumama ito sa kanilang liig. Ako naman ay pumunta ako sa tindahan sa harap ng bahay nila, bumili ng soft drinks na pangiti-ngiti lang. Naglakihan ang mga mata nila kasi walang nangyaring masama sa akin. Ito yung mga tanong ko, Migs J. Una, sino yung kaluluwa na sumampa sa kanila o sumapi sa kanila? Pangalawa, Migs J, hindi ba delikado yan kahit wala ka namang karamdamang espiritual tapos pinasapian ka ng kaluluwa? Parang binuksan mo na rin yung katawan mo na maging lagusan o maging tahanan ng mga espiritu. Diba, Migs? Maraming salamat, Migs, sa pagbasa at pagsagot mo sa email ko. Ito nga pala si Russell, ito ang FB account ko. Maraming salamat sa iyo, Russell, at saka sa tiwala mo rin kasi sa akin mo pinadala yung kwento mo, yung karanasan mo. So, bago ko sagutin yung mga tanong mo, gusto ko lang munang mag-comment doon sa orasyon na ginamit. So, yung orasyon po yun na sinabi doon, yung isinulat niya sa papel, hindi po yun orasyon na pagtawag sa kaluluwa ng mangkukulam. Ang orasyon na yun ay nandoon yun sa 7 semiforas. Ang 7 semiforas, yun yung 7 salita ng Diyos na binigay kay Adan. So yung orasyon na yun, hindi yun panawag sa espiritu ng magkukulam. Panawag yun sa espiritu ng mga yumao. Basahin nyo, basahin nyo. Kahit sa aklat ni Sabino, Melencio T. Sabino, doon sa huling bahagi na sa Aklat ng Kalikasan, yan, nababasa nyo yan doon. Nakasulat yan doon. So, yun yung orasyon or sinagot sa kanya ng mga anghel at mga espiritu kung makikipag-usap siya sa mga espiritu or kaluluwa ng mga yumao. So, ito yung sagot ko sa unang tanong niya.
sino yung sumampa? Siyempre, mga kaluluwang ligaw yon na yumao na. Kaluluwa ng mga yumao, mga kaluluwang ligaw, rather. Kasi yung orasyon na ginamit niya, yun eh. Actually, maraming uri ng panawag. May panawag pa nga nung ginamit ni Jesucristo sa gusto niyang paratingin. Diba? So, meron ding panawag yung sa mga nagkalat ngayon sa mga PDF. Yung Makam Matamiak ni Kalernam, ganun. Mataas yan. Tsaka gagamit ka pa nun ng Corona ng Mundo. Tapos, meron pa yung yung sa Corona nga ng Mundo, dalawa yun eh. Yung Ampilam Guam, yung isa is yung Santos Diyos, Santos Fortes, ganun. Mahaba din yun. Pero yung panawag na, pagdating na sa panawag, so, parang doon siya na foul, doon siya nahuli. Kasi yung ginamit niyang panawag, hindi yun panawag ng kaluluwa ng mangkukulam. Panawag yun ng kaluluwa ng mga yumao. Basahin nyo, 7 semiporas. Sa aklat ni Melencio Tisabino, sa aklat ng kalikasan, mababasa niyo yan doon. Yan po ay panawag sa mga kaluluwa ng yumao. Hindi po yung panawag sa kaluluwa ng mangkukulam. Hindi ako nagsisinungaling at hindi rin ako magsasabi dito ng mga impormasyon na walang ebidensya. Meron yang ebidensya. Papakita ko sa inyo yung screenshot. Ang ikatlo ay noong makipag-usap si Adan sa mga espiritu ng mga patay, ay sinagot siya ng mga salitang. At doon naman sa pangalawang tanong niya, hindi ba delikado? Delikadong delikado. Kasi para mo na rin binuksan ang portal ng katawan mo para sapian ka. At syempre, pag bukas na yung portal ng katawan mo, so wala ka ng puder, wala ka ng bakod. So madali ka na lang tamaan ng mga kulam at kung ano pang mga sidekick or spiritual attack. Kahit nga usog lang, madali ka ng tamaan kasi bukas na yung portal ng katawan mo. Kasi yung sinabi kong orasyon dun sa Corona ng Mundo at saka iba pa, yung tinitigan ka dito sa noo, so isa na yun sa pagbukas ng portal para sumakay yung mga spirits. So mga migs, yun lang po lahat ang aking opinion at maraming salamat kay Russell at maraming salamat na rin mga migs sa inyong pagpanood ng video ito. So kita-kits na lang tayo until next topic. Thank you.